Hi guys, for today's video ay nilagay ko nga muna dito sa kulungan itong aking mga alagang kuti. Hindi ko na nga sinama itong kanilang nanay dahil sila ay masikip sa kanilang kulungan. Ito na nga yung kanilang mga pagkain, binabad ko na ito kanina pa para sa ganun naman pag kinain nila ay hindi matigas. Ito naman yung pagkain ni Phoebe dog food. Naka naman cat food ay papakain ko, hindi naman sa pusa, aso siya. At ito naman yung ulam para sa mga pusika. Itong isda nga muna ang ulam nila ngayong hapunan. Dahil wala pa nga silang budget para pambili ng Whiskas na wheat food. Yun nga yung pinakaulam nila kapag mayroong budget. Gustong-gusto nga nila na iulam yun. Napakabango nga nun at sila ay sarap na sarap nun na kumain. Ito na nga yung kanilang ulam na isda. Hinamay-himay ko na rin ito at tinanggalan ko lang ng tinik. Sabi nga ng iba na pusa lang naman yan. Pwede pa kainin ng tinik at kung ano-ano mga tira dyan. Yung mga pusa naman ay hindi basta-bastang pusa dahil mga alaga namin yan. At sabihin yun na sila ay walang lahi. Talaga madala sinasabi ng mga tao kapag walang mabuting puso. Ina iniisip nila na hayop lang naman yan. Oo nga, hayop nga sila. Pero sila ay meron ding buhay katulad nating mga tao. At ito na nga, tapos na nga akong himayin yung kanilang ulam. Nawa ko nga dito ay halo ko lang muna para sa kanila hindi naman nila piliin yung purong ulam lang. Nga pala inubos itong kanilang isda para bukas ng umaga at tanghalian na meron pa silang may ulam. At ito na nga, ready to serve na nga itong kanilang pagkain ng hapunan. Next naman talaga, ang sarap ng pagkain nyo ngayong hapunan ha. At ito nga yung kanilang nanay habang naghihintay, tamang relax lang. Ito ko nga muna pala sila nilagay sa labas ng pintuan para sa kanila makalanghap naman ng hangin. At ito na nga sila ibit-bit ko na para sila ay akin na ipasok sa loob. Ang bibigat na nga nitong mga to, damdam ko tuloy mawasak na itong kulungan nila dahil ito nga ay maliit lang. At syempre, bago ko nga buksan yung mga kuting ay unahin ko munang bigyan ng pagkain itong kanilang nanay. Syempre, hindi nga makakain itong kanilang nanay hanggat hindi nakikita na kumakain yung kaniyang mga anak. Na naman ito, nilapag ko na sa tabi na yung pagkain ng mga kuting. Para nga sabay-sabay na sila na kumain, kaya pinakawalan ko na itong mga kuting. Dahil hindi nga makakain itong kanilang nanay kapag hindi na nakikita kumakain din yung kaniyang mga anak. Diba, mas matino pa nga mag-isip yung mga hype kasi ating mga tao. Pero hindi naman lahat ng tao ganun. Hindi lang mga pet lover. Lalo na doon sa mga tao na hindi naman pet lover, galit na galit yan sa mga hype na gumagala-gala at palakad-lakad. Pero hindi pa rin natin dapat sila saktan dahil buhay rin yan katulad nating mga tao. At ito na nga, ang sarap na nga ng kanilang kain ng aking mga alagang pusika. Dahil masarap na naman nga ang ulam nila ngayong hapunan. At syempre, ito naman yung pagkain ni Phoebe. Siya naman ay aking hahanapin at siya ay aking papakainin na. At nandito na nga siya, siya ay tahimik lang habang siya ay naghihintay ng kanyang pagkain. Habang siya nga ay naghihintay ng kanyang pagkain, ay naglalaro muna sila ng dadan niya. Dahil ang sabi nga niya ay nagsawa na daw sa sadugfo. Sabi ko nga ay kumain na muna siya pagkatapos yung kumain tsaka ako sa bibigyan ng pork chop.